Hindi lang kamo sini ang gatuon, kami man na gatuon. Ha? May mga makita kami na nalipatan namon, na ay ma-realize namon kulang kami, gali kami sa sini nga ibalo. So, tuon kamo sa amon, kay matuon man kami kagang mga empleyado ko sa inyo. Isa sa mga dream ko ay makapunta sa mga remote places, yung napakalayong barangays. At ngayong araw, pupuntahan namin ang Barangay Net. Tama, sir? Barangay Sitio Blit. Ay, Sitio Blit Barangay Net. Pag-abot mo, Jack. Fuck sure, fuck sure, oi, fuck. Grabe, sobrang lamig, guys. Hi. Guys, guys, dito. Wow, pasok na yung fuck. So guys, ganito po kalamig dito sa Barangay Neb. Yeah. We recommend or not recommend you to come. Anyway. Wala kayong jacket, don't come here. Tsaka kung wala kayong mask. Sipunin kagad eh. Zero visibility yan, oh. Tingnan nyo. Pero dahil magaling yung driver namin, so nakita pa rin. Wow. Zero talaga. Zero talaga. Zero, zero. Kaya yung pag light, ano mo. Yung pag light natin i-activate na. Ka-activate. Kasi medyo kapal ng pag dito. Challenge pele. Amo ra challenge na sa aton kay amo ni ang pinakalayo magyapon sa aton bonwas sa Cebu. Hindi namon kamo dala sa madulom kundi dalon kamo sa mahayag. Kakaroon ng outreach program ng government. Right now the government is reaching to the people who are in need, especially to those people na nasa remote areas as in sa kasulok-sulokang bahagi ng South Cotabato. Ang pagpunikit na genuine kagpag-iugma sa mga tao na kakinanglan sa munta. Gusto ko tali ng mga lideres ninyo na magsunod sa amon atong nagabadyagid sang kabalaka sa inyo. Kay hindi na kami kinahanglan sa mga tao nga mga edukado. Hindi kami kinahanglan sa mga tao nga manggaranon. Hindi kami kinahanglan sa mga tao tusapata. Kay balo na lang sila yung mga buhi. Pero kinahanglan kami sa mga tao sa kabukiran, sa kaumahan, na wala sa eskwela, wala sa resources, hindi ka balo mag-engage sa gobyerno. Often ask of what the government can give us. Now, the government is offering this to us.